Kamakailan lamang ay nagsanib puwersa na ang mga ahensya ng pamahalaan upang lalo pang patibayin ang kadiwa. Katuwang natin dito ang buong sektor ng agrikultura at ang lokal na pamahalaan. Our aim is to boost our local agricultural production through consolidation, modernization, mechanization, and improvement of value chains, augmented by timely and calibrated importation as needed. Nakita nating tumaas ng 2.2% ang sektor ng agrikultura sa unang tatlong buwan ng taong ito. In our quest for food security, our methods are now more guided by science and the balance of nature, so that production is both sustainable and responsible, benefiting both this and future generations. Our fisheries codes must be revised to incorporate and strengthen science-based analysis and determination of fishing areas. This approach will protect both the interests of our fisherfolk and our fisheries and aquatic resources. To this end, we will seek the support of Congress to amend the code to guarantee sustainable development of our fisheries sector in harmony with environmental balance. Ipinagbubuklod natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng farm and fisheries clustering at mga livestock multiplier farms. 300 cluster na ang ating natukoy na binubuo ng halos 900 kooperatiba at may lawak na mahigit na 200,000 hektarya ng bukirin. Upang mas mapabilis at mas mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyendahan ang Cooperative Code. Sa pamamagitan nito, unti-unting lalakas ang kanilang produksyon at puwersa sa merkado. Totoo ang kasabihan, mas malapas basta't sama-sama. Pinapalawak natin ang kanilang kaalaman sa makabagong mga teknolohiya at pamamaraan. Isa na rito ang paggamit ng biofertilizer na gawa sa Pilipinas at subok din at maaasahan. Sa balanced fertilizer strategy, gaganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi na nila kailangan pang umasa sa mas mahal at imported na fertilizer. Bilang tulong sa mga magsasaka, namigay ang pamahalaan ng mahigit 28,000 mga makabagong makinarya at mga kagamitan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa ilalim ng iba't ibang mga programa ng kagawaran ng agrikultura, namigay ang pamahalaan ng mahigit na 50 milyong binhi ng palay, mahigit 1 milyong binhi ng mais, at sari-saring mga binhi ng gulay. Nagpamigay tayo ng mahigit 100,000 binhi ng nyug at nagpatanim sa halos 10,000 hektarya ng lupa sa buong bansa. Lahat ng mga binhing ito ay makabago, hybrid, at mataas ang kalidad. Sa naging pagtaas ng presyo ng gasolina at pataba, nagdala ng kaunting ginhawa ang mga fuel at fertilizer discount vouchers na ating pinamigay sa mga nahihirapang magsasaka. Ang mga natanggap nating donasyon na pataba mula sa China, ipinamigay na natin kaagad sa kanila. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimiling. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Mahalaga ang imprastruktura para masuportahan ang may 14 milyong hektarya ng sakahan. Inayos natin ang GeoAgri map ng mga farm-to-market roads ng buong bansa upang maidugtong mabuti ang mga sakahan sa mga pamilihan. Alinsunod dito,
karagdagang 600 kilometro ng mga FMR ang ating nilatag sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan din natin ng patubig ang mahigit na 49,000 hektarya ng bukirin sa buong Pilipinas. Nagpagawa tayo ng halos 4,000 mga karagdagang fabrication lab, production at cold storage facility na magagamit ng lahat. Sa tulong ng Kongreso, nakapagpatayo tayo ng 24 na multi-species hatcheries upang maparami ang produksyon ng mga isda. Nakabantay tayo sa anumang banta ng mga sakit at peste na maaaring dumapo sa mga pananim at alagang hayop. Malapit na tayong magkaroon ng mga epektibong gamot at bakuna labang sa mga ito. Samantala, pinapalakas natin ang biosecurity levels ng mga alagang hayop bilang panlaban sa sakit. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Tulad ng ating ipinangako, ipinagpatuloy natin ang reformang pansakahan. Mahalagang haligi ito ng sektor ng agrikultura na ating inaayos. Nitong nakalipas na taon, mahigit 70,000 titulo ng lupa ang ginawad sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Tamang-tama ang ating pagpapatigil ng mga bayarin ng mga benepisyaryo sa ilalim ng ating nilagdaan EO number 4. Isang taon mula nung aking unang SONA na isabatas na ang bagong Agrarian Emancipation Act. Dahil dito, ang 57 billion piso ng utang ng na pinapasan ng mahigit 600,000 benepisyaryo ay tuluyan ng naburak.